Guys, natapos na tayo dun sa unang basic tutorial videos natin. Kaya naman, sisimulan na natin gumawa ng aktwal na pananahi. At sisimulan natin gumawa ng kurtina, yung may ring. O tinatawag na grommet style curtain. So, sisimulan na natin ngayon na. Ngayon guys, simulan na natin manahi ng kurtina. Kung tawagin ay grommet style curtain. Okay. Order to sa amin guys, kaya medyo maiksi siya. Ito na yung gagawin nating sample para sa inyo. Hanapin lang natin yung upper ng tela. Kailangan yan kasi mamaya baliktad yung tahi natin. Yung upper naging lower, yung lower naging upper. Ayan. Pangit ang dating ng tela. Ito yung hanap yung upper natin. Kasi ito, pwede rin to, pero mas i-ano natin to, piliin natin to kasi mas marami nakatayo. Gamit natin ng tape. Ayan. Sukatin natin yung tela. Huwag tayong tira ng tira, mamaya hindi balanse, no? Ayan. Ganyan. Ibig sabihin, mahaba yung tela. Siyempre, mag-a-adjust tayo ngayon. Dahil mahaba yung tela, dito yan. Sakto-sakto ang pakain natin. Ayan. Tutupi tayo, mga 1/4 lang. Papatong natin tong tape. Tapos, idiretso na rin natin i-trim. Para malinis na siya. Tapos, check na uli natin. Walang tuhog. Dahil kabisado ko, bibilisan ko na guys. Gaganon lang natin yung tela. Patong yung tape. Alalay sa unahan. Dapat itong tape, huwag lalabi sa tela. Kaya pansin nyo, nakaganon yun. Makita dito. Kasi pangit naman kung ang tape ay nakalabas, nakalabi rito. Hindi na maganda tingnan. Pag ganito, medyo bias yan guys. Kaya alalay tayo. Huwag hatak. Kailangan nakaganyan lang siya. Nakarelax yung tela. Tapos ganyan. Pagdating sa dulo, ilalak mo siya. Kaya pabalik lang. Ganyan. Yun lang, bagsak. Pag bagsak, ibalik tayo ulit sa umpisa. Normal lang naman yun sa mananahi o sa pagtatahi. Sentro mo lang dun sa buta, sa ano, tahi. Para hindi para maganda pa rin tingnan. Ilak natin. Tapos i-trim na rin natin ulit. Alisin natin yung sobra para maganda tingnan. Sumpitin natin gamit ng ating nipper. Yan, ganyan lang yan pag nabagsakan kayo ng tahi guys. Kasi normal lang naman yan. Kahit sino pinakamagaling na mananahi, nangyayari po yun. Ganyan. Tapos yun, tupi. 1/4 or 1/2, pwede na yun. Depende dun sa unang pagtupi niya sa tela. Check uli natin. Yun, okay na. Tupi. Pag mabilis na kayo, sa gamay na inyo, bibilisan nyo lang yung takbo. Tapos kunin mo lang yung dulo. Kaya muli yung ano, umpisa. Ayan.
Pag hindi nyo pagamay guys yung pagtatahi, huwag nyong gagayahin yung style ko na mabilis ha. Alalay lang kayo. Ginagawa ko lang to kasi sa tagal ng panahon, ito na yung laging ginagawa ko. Pagdating sa dulo yan, lock mo lang. Tapos, dahil nakabuka ito, kailangan natin tahiin. Ilock muli natin para hindi matanggal lang tayo. Ayan. Ang pagtahi guys, parang naka 1/8 size o 1/16, pwede 'yon. Para mas maganda tingnan. Ang pagtatahi nito, kailangan flat 'yung ilalim. Ito naka-flat 'yan. Bago mo siya pasadahan. Kasi hindi pwede na kaganon. Nangyayari, ganyan. Kaya kailangan siguraduhin yung naka-flat yung tela. Ayan. Check din natin. Ayan, okay. Nakuli. Tapos pagkatapos niyan, kuhanin natin yung tamang sukat para balance siya. Dahil 14 inches lang siya, susukatin natin ng 14 inches. 30 plus 10. Ayan, dito tayo magsusukat. Lagyan natin ang marking gamit ang ating ball pen. Ayan. Tapos tupian natin mga 1.5 inches. Yan na. Tapos ilock natin uli para hindi matastas ang tahi. Tapos pag sa dulo, no, huwag mo nang patakbuhin yung makina. Iikuti mo na lang para makontrol mo. Yan. Tapos trim. O tupi uli tayo. Ayan, halimbawa ganyan, tupi tayo ng pagano'n, alalay, konting tulak ng konti. Ang pinakamahirap tahiin guys, yung bias na tela, pero hindi maiwasan yan. Kaya kailangan alam nyo kung paano siya tahiin. May mga technique kasi yan eh, nasa paghawak lang yan. Yan, nakita, hanapin natin yung marking. Yan. Para sigurado ko yung pantay, igaganon nyo lang. Ayan. Isang technique din yun. Lagi pagdating sa dulo, igaganon nyo na lang yung makina. Huwag nyo nang patakbuhin, baka lumagpas eh. Yan. Tulad yan, igaganon mo. Tapos backing. Trim. Tapos pupunta tayo guys sa paglalagay ng ring. Ito yun. Magiging pinaka-design ng kurtina. Okay. Ang gagawin natin, butasan muna natin. Off muna natin yung makina. Butasan. Gupitin mo lang dyan. Yan, ang talas ng nipper natin. Yan. Parang ano mo lang siya. Purol yung nipper natin. Tapos ilagay natin yung ring. Yan, ganyan. Kung paano butasan ito guys, ganyan lang. Siguraduhin yung makita nyo yung butas na naaninag naman yan o kaya nakakapa, itusukin mo lang ganun. Huwag lalagpas dun sa may butas guys ha, di baling kapos, huwag lang lumagpas kasi kung mangyayari yan ilalabis sa magiging ano na, masisira na yung butas o yung tela.
Oh, gawin natin, butasan muna natin ng butasan. Yan guys, natapos na nating gupitin yung tela. Pasok na natin yung ring. Pasok lang nang ipasok muna. Yan. Tapos ang gagawin natin guys, ititrim naman. Yan, gamit ang ating nipper. Dapat meron tayo nito pag tayo gagawa ng ganitong kurtina. Kasi pag bunting, pwede naman. Pwede naman siya pag trim na lang. Pero pag bubutas dito, mahirapan tayo. O, gamit natin ang nipper kung tawagin. Nabibili lang ito, mga 10 piso. 20 pesos yata. O, may kalawang pa yan. Kasi original ito. Original. Kung gusto nyo ng bago, meron tayo. Kaya lang, itago muna natin. Gamitin muna natin ito hanggat matalas pa. Yan. Yan siya. Tapos ito, may purpose to. Yung iba na bumibili ng kurtina, hindi nila alam kung anong, kung paano to gamitin. Mami, tuturo ko sa inyo. Guys, tapos na no. Gagawin natin, kakabingan natin siya sa rod curtain. So, ang dapat natin, gagawin natin ito, pagdikitin natin ito, paglakin natin pala. Ito. Kasi may purpose talaga ito, hindi lang ginagamit ng iba eh. O di kaya hindi nila alam kung paano gamitin. Nakaganyan yan eh. Lock mo siya dyan. Ganon din. Yan. Bali, magiging apat na pleats ito eh. Yan. Yan siya. Ang purpose niyan para magpantay yung pleats ng kurtina. Ayan. Kahit ilagay mo lang siya sa ano, hindi ka na mahirapan mag-pleats. Ngayon guys, lalagay natin sa tubo. Yan. Dahil wala kaming bintana, ganito na lang. May bintana kami, wala kaming tubo. Ganun eh. Nakalas. Okay. Babalik lang natin. Pasok natin. So, ang pleats niya dun sa likuran, yan yung nagpapantay para hindi ka na mahirapan magayos. Ayan, di ba? Ano? Yung purpose nung parang kawit sa likuran. Tapos, ilagay natin sa harap. Ganyan na siya. Naka-pleats. Yung pagitan niya, madali na lang siya ayusin. Kahit iganon mo lang siya, pak! Ilayan mo lang ng pagganon, okay na. Pak! Ganyan. Diba? Yun ang purpose. Pero kalasin natin, subukan natin kalasin. Tinan mo kung ano magiging mangyari pag ginanon natin doon sa ginawa ko. Yan. Ganon ko siya, gaganon ko. Wala, diba? Oh. Pero kung naka-pleats, maayos siya. Madali siyang ayusin. So hanggang dito na lang guys. Sa susunod na vlog ay tuturo ko sa inyo kung paano gumawa ng bedsheet. Punda. Ano pa ba? Paggawa ng cover ng foam. Saka paggawa ng unan. At saka marami pang iba. Yung mga alam natin na kayang-kaya natin gawin. Okay? Thank you and bye-bye. Maraming salamat sa panonood. And don't forget to like, share and subscribe na rin po. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell para ma-update kayo sa mga bagong-bago natin mga video tutorial at mga rides natin pag syempre kailangan natin mag-rides pag katapos magtrabaho sa loob ng isang linggo. Okay? Bye-bye.